Seth Domingo at iba pang players ng Creamline nag-usap-usap na sa kabila ng mga issues na kinakaharap nila. Players only meeting, na solusyonan naman kaya ang umano'y internal problems ng koponan? Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. For the first time since 2017, hindi kasama ang Creamline Cool Smashers sa mga maglalaban para sa championship. Bagamat number 1 sila sa standings after the elimination round, hindi masyadong naging maganda para sa kanila ang semifinals. Tinalo sila ng Signal HD Spikers in 4 sets, kaya naman nalagay sa alanganin ang kanilang pag-asa na makuha ang Grand Slam. Kinailangan naman nilang manalo sa Cherry Tigo in 4 sets para tuluyang umabante sa finals. Pero tila hindi talaga para sa kanila ang conference dahil nakakuha pa ng 2 sets sa kanila ang crossovers. Dahil dito, ang Signal at Petrogas Angels ang maghaharap sa finals. Isa sa mga itinuturong dahilan ng mga fans kung bakit tila hindi maayos ang semifinals run ng Creamline ay ang internal issue umano sa team. Matatanda ang napabalita kamakailan lang ang iringan sa pagitan ni Seth Domingo, Tots Carlos at Kyle Negrito. Ayon sa mga kumalat na balita, hindi umano matanggap ni Seth na may relasyon na sina Tots at Kyle, lalo pat naging ex niya si Carlos at mag-best friend naman sila ni Negrito. Lang dinelete ni Seth ang TikTok videos nila ni Kyle at in-unfollow na din niya sa Instagram. Kahit hindi direktang sinagot ni Seth ang mga speculation sa social media, sinabi nitong nahihirapan na siya sa sitwasyon at ang gusto lang umano niya ay makapaglaro ng maayos. Inamin din niya na naiinis siya sa mga taong gumagawa ng kwento dahil lang mas pinipili niyang manahimik. Wala umano silang makukuha kahit isang salita kay Seth kahit pa parang pinapalabas na siya pa umano ang may kasalanan sa mga nangyayari. Sa isa namang Twitter post ng Tiebreaker Times, nakasaad na nagkaroon ng players-only meeting ang Creamline para pag-usapan ng mga nangyari. Naganap umano ang pag-uusap-usap nang matalo ng Signal ang Cool Smashers sa hindi inaasahang pagkakataon. Ayon kasi sa mga fans, kapansin-pansin na ang iringan ng ilang mga players kaya mabuti na lang daw at nakapag-usap na sila. Deleted na ngayon ang nasabing post ng Tiebreaker Times at hindi rin malinaw kung nasolusyonan na ba ang umano'y internal problems ng koponan. Samantala, excited naman ang mga fans na makita kung ano ang resulta ng naging pag-uusap ng Creamline. Maahalata naman umano ito sa mga susunod na laban at sa susunod na conference kung saan susubukan ulit nilang masungkit ang kampyonato. Kung totoo man daw na isa ang issue ni Tots, Seth at Kyle sa mga napag-usapan sa players-only meeting, magandang balita ito sa mga fans dahil aasahan na mas magiging maayos pa ang chemistry nila sa loob ng court. Pag may maayos na chemistry, mas maayos rin ang magiging resulta ng mga haharapin pang laban ng Creamline. And that's it mga ka-Volley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.